Magandang balita mga kapuso, hindi raw inaasahang magkaka-brownout sa Luzon hanggang sa Semana Santa, ayon yan mismo sa DOE o Department of Energy. Sobra-sobra pa raw kasi ang reserbang kuryente. May live report si Julius Segovia. Julius. Sino mismo ang Department of Energy nang nagsabi wala raw asahang brownout sa Luzon hanggang sa susunod na linggo? Karaniwan kasing mababa ang konsumo sa kuryente tuwing mahal na araw. Ang power demand, posibleng pumalo lang ng hanggang 6,000 megawatts, kaya siguradong sobra ang reserba. Basta hindi lang daw sabay-sabay na babagsak ang mga malalaking planta. Brownout free man ng Luzon hanggang sa unang linggo ng Abril, tiyak namang mas mahal na singil sa kuryente ang bubungad sa mga Meralco customer. Sa kwenta ng kumpanya, 46 centavos kada kilowatt hour ang malamang na rate hike sa susunod na buwan. Susundan ito ng 72 centavos pang dagdag pagdating ng Mayo. Mas mahal na panggatong kasi ang gamit ngayon ng tatlong natural gas power plant na umaasa sa Malampaya facility dahil naka-maintenance shutdown ito hanggang April 14. Bagay na ipinoprotesta ng ilang consumer group. Ang Freedom from Debt Coalition nag-rally sa harap ng gusaling inuukupa ng Energy Regulatory Commission sa Pasig. Pero kahit magbalik operasyon ng Malampaya, hindi pa rin daw ligtas sa mga power outage ang Luzon, paliwanag ng Meralco. Sa Mayo pa kasi inaasa ng peak demand sa kuryente. Ngayon pa nga lang, kahit madalas na makulimlim ang panahon, unti-unti nang numinipis ang reserba sa grid. Tumataas na rin kasi ang temperatura at nakabakasyon na ang maraming estudyante. Kaya marami nang gumagamit ng kuryente sa bahay. Nagpaalala rin naman ang Meralco sa mga aalis ng bahay ngayong Semana Santa Chino. Patayin at i-unplug ang mga appliance kung hindi naman gagamitin. Lagi ring tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga internal electrical wiring. Yan muna ang latest. Balik sa Chino. Maraming salamat, Julio Segovia.